guys, my name is Meritas and welcome back to my channel. So today I'm gonna share with you how did I get my Schengen visa approved in Singapore. So alam ko marami sa inyo guys, first time na kumuha ng Schengen visa dito sa Singapore. So S pass holder, employment holder, and work permit, pare-pareho naman halos yung mga requirements na hinihingi nila. So Schengen visa, by the way guys, is a short visa na kailangan mo para makabisit ka sa mga countries such as Italy, France, Greece, at marami pang ibang countries. So, isa lang ang visa na kailangan mo, matravel mo na lahat yung countries na European countries. Nag-prepare ako actually kasi alam ko mahirap kumuha ng visa. First time ko kasi. Tapos, akala ko mahirap siya. So, or maraming requirements. So, actually hindi. Simple lang siya. Actually, madali siyang hanapin mga requirements. So, I'm sure meron naman na kayong lahat ng requirements. Kailangan lang organize siya at sunod-sunod yung steps, syempre. So, share ko lang sa inyo kung paano na-approve yung visa ko or to share with you kung ano yung pinagdaanan ko sa pag-apply. Siyempre guys, unang-una, kailangan nyo munang mag-book ng appointment sa Italian Embassy para ma-submit mo yung mga requirements. So, nag-email ako sa Italian Embassy para mag-book at nag-reply sila. Sabi nila, wala na daw silang appointment for that month, so kailangan kong maghantay ng another one more month. So, nag-recommend sila actually ng isang agency dito sa Singapore na nagpa-process din ng Schengen visa. Especially ang point of entry mo is Italy. By the way guys, the rule is kung saan ka magstay longer na countries, dun ka dapat mag-a-apply ng visa. So in my case, Italy lang naman yung pinuntahan namin. So dun ako kailangang mag-apply ng visa. So yun, after nilang i-recommend yung BLS International, nagpunta ako sa website para makapag-book agad ng appointment. So fortunately, nakapag-book naman ako agad within the week. So prior to that, naka-prepare na actually yung mga requirements ko based sa mga nababasa ko, sa mga sinasabi ng mga kaibigan ko na nanggaling na din sa European countries. Unang-una, syempre pagkatapos mo mag-book ng appointment, i-download mo yung application form sa website. So, mga 3 to 4 pages lang naman siya. Kailangan mong i-fill up lahat ng details. At isang copy lang naman ang kailangan. We move on to the next requirements, which is yung passport. So, passport guys, kailangan nyo minimum at least 3 months validity after ng balik mo sa Singapore. So, kung ang balik mo sa Singapore is September, kailangan valid pa siya hanggang December. So, yun yung nakalagay sa website nila. Tsaka, isa pa, kailangan mong i-photocopy yung first 3 pages niya. Tsaka, yung dapat meron kang 2 blank spaces dun sa passport. Like this, guys. So, based dun sa website na nakita ko, kailangan daw face-to-face blanco tong dalawang to. Ito blanco, ito rin, at saka ito. So, at least minimum 2 blank pages, unmarked blank pages. So, yun yung requirements, guys. So, the next one, guys, is your proof of financial means. So, this is actually your bank statement. So, they actually requiring us to provide at least 3 months statement. So, nagtingin ako sa iBanking or sa website ng DBS to print out yung statement. So, unfortunately, hindi ko siya makita. Hindi ko alam down yata yung system nila ng time na yon. So, tumawag ako. So, sabi nila, ipapadala daw nila through mail. 5 working days yata pag gusto ko ma-receive via mail. Or 3 working days kung i-collect ko siya sa banko. So, nag-opt-in ako to collect it in the nearest bank. So, hindi ko sure guys kung ano yung minimum na gusto nilang makita sa banko mo. And hindi pala pwede yung banko sa Pinas, yung banko lang sa Singapore yung ina-allow nila. So, another one is, of course, Certificate of Employment. So, everyone knows guys na madali naman tong kunin sa HR. So, importante lang, of course, yung pangalan nyo, yung company letterhead, yung naka-indicate din doon na naka-leave ka ng araw na to,
or duration ng stay mo sa Europe, and also yung salary tsaka position. So, yun, inaccept naman nila within 3 months na document. So, kung kukuha ka in advance, okay lang din. So, at kailangan naka-address siya sa Italian embassy. So, the next one is S-Pass. So, S-Pass pareho siya ng passport. Kailangan 3 months validity after ng balik mo sa Singapore. So, usually guys, yung mga S-Pass, employment pass, work permit, hindi na yata nakikita yung expiry date sa harap or sa likod. So, usually ang nakalagay na lang is barcode. Nag-download ako ng app, yung SG Work Pass, parang ganon. Tapos, picturean mo lang yung QR code, tapos lalabas na dun yung expiry date. So, yun, printin ko rin yun, guys. Next one, guys, is your proof of accommodation booking. So, ito na yung hotel bookings natin. So, ako, nag-book ako sa Agoda. Hindi ko binook yung walang free cancellation kasi hindi naman natin alam kung ma-approve yung visa natin. So, advice ko sa inyo, guys, piliin nyo muna yung free cancellation para kung gusto nyo magpalitan, mapapalitan nyo, or kung gusto nyo i-cancel, walang bayad. So, flight confirmation booking. So, yung sa amin kasi, nabook na sa namin yung Emirate ticket namin bago pa ako mag-apply ng visa. Sabi kasi sa website, confirm booking but not paid, sabi nila. So, I think ina-allowed nila yung mga magbubook ka sa labas, pero parang dummy ticket lang siya. So, hindi ko alam kung yung sa actual, natanggapin ba nila talaga yun. Kasi nandun naman sa website nila. Pero sa amin kasi, book na talaga siya. Guys, kung magko-cross country kayo, kailangan ipakita nyo rin yung mga train bookings, bus bookings, saka yung mga flight tickets nyo. So, one more thing guys, very very important ito. Kailangan meron kayong travel insurance. So, yung sa akin, nag-book ako ng BBS, yung sa CHUB. Pangalan nung insurance is Travel Shield Insurance, parang ganon. So, $93 lang siya guys, for 2-person na yon. Kailangan nilang makita is yung policy. Para sa akin, napaka-importante nito guys kasi para sa mga emergency, hindi naman natin alam kung magkakasakit pa tayo doon. So, importante siya kasi cover siya medical expenses, yung mga losses ng mga belongings, loss of luggage, mga calamities, ganun. So, for emergency lang naman, guys. $90 for 2. Mura na siya, guys. So, next one na hiningin nila sa akin is yung marriage certificate. Kasi magta-travel ako together with my husband. So, siguro kaya kailangan nila yun. So, guys, sinubmit ko yung application ko noong August 5. Tapos, diniliver nila agad sa akin yung passport ko August 8. So, parang 2 days processing tapos 1 day delivery. Sobrang bilis niya guys. Akala ko nga abutin ako ng mga 1 to 2 weeks eh. Pero na-surprise ako nung tinawagan nila ako. Sabi nila, deliver na daw nila. So actually wala nga ako sa bahay. Hindi ko alam na ganun siya kabilis. So pinare-deliver ko na lang sa office. So eto na siya guys. 1 month lang yung binigay sa akin. Pero it's good enough kasi 10 days lang naman kami. Eto na siya. Nagustuhan ko actually yung service ng agency kasi nagsasuggest sila kung ano yung mga magandang gawin. Like for example, meron akong pinapasang documents kasi yung yung visit namin to Italy is about winery tour nung husband ko. So sinama lang nila ako. So nag-submit ako sa kanila ng documents, ng invitation galing dun sa company sa Italy, pero sabi nung agent doon, wag na daw kasi baka magulo lang yung hindi lang siya ma-approve. So, binasa ko lang as per normal, as a tourist visa lang talaga. So, suggest ko guys, mag-agency na lang kayo kasi super bilis. 2 to 3 days lang yung processing, with delivery pa yon. So, 110 yata yung binayaran ko kasi $91 yung visa. Tapos may agency fee sila ng mga $23. Kasama na dun yung delivery guys. So actually nasa 120 lang siya lahat-lahat. So suggest ko guys yung BLS International. Hindi man ako
appearance. So, wala silang tinanong at wala rin silang hiningi na extra documents. So, nagulat ako, sobrang bilis, 3 days lang, tinawagan na ako na ready na yung visa ko for delivery. So, thumbs up talaga guys. So, suggest ko sa inyo, BLS International na lang. So, yun guys, yun po yung naging experience ko in applying my visa in Singapore. So, sana may natutunan kayo at sana makapag-comment kayo para ma-improve ko pa.